The words and dialogues of this story were converted into AI reader. Please be advised that the speaker or the AI reader did not have any emotions in reading this story. It is only intended to make the readers more comfortable while reading. Thank you for your support. God bless. Nang lumamig ang ulo ni Riley sa galit sa kanyang ina, ay umuwi uli siya para makapag-usap dito. Gusto niya na kasi malaman ang buong katotohanan sa kanilang pamilya na matagal tinago at nilihim ni Lorena. Nadatna niya ang kanyang ina na nakaupo lamang sa kanilang kahoy na sofa. Nakatulala at malalim ang iniisip. Ma, mag-usap tayo, panimula ni Riley. Nagtungo siya doon sa ina at umupo sa tabi nito. Handa na akong malaman ang lahat-lahat, pero sana lang ma, sabihin mo ang lahat sa akin ang buong katotohanan. Pagmamakaawa niya sa ina, mabilis na pagtango ng ulo ni Lorena bilang pagkumpirma niya sa pabor ng anak. Sige, sasabihin ko sa'yo lahat-lahat. Panahon na din siguro na malaman mo ang totoong pagkatao mo. Totoong pagkatao? Bakit? Ano ba talaga ako? Sasabihin ko na sa'yo kung sino ang totoo mong ama. Paliwanag ni Lorena habang hawak ang dokumento at inabot niya ito sa anak. Ito ang totoong birth certificate mo. Nakalagay dyan ang pangalan ng ama mo at ang totoong pangalan mo. Pagtataka ang nasa mukha ni Riley habang inaabot ng ina ang isang pirasong papel na naglalaman ng totoong pagkatao niya. Kinuha niya ito at muling sumulyap sa ina. Binasa niya ang nakalagay na pangalan sa birth certificate. Nathan De Chavez Rogers. Imbes na magalit ay napangiti siya sa totoo niyang pangalan. Totoo ba to? Nathan Rogers ang pangalan ko? Tanong niya kay Lorena. Oo anak, ikaw talaga si Nathan, ang anak namin ni Frank. Isang Amerikanong turista na nakilala ko noon sa bar. Kwento ni Lorena sa kanyang tunay na ama. Nakita niya akong sumasayaw sa stage na gustuhan niya ako. Hanggang sa may nangyari sa amin at nabuntis ako. Sue, nasaan na siya? Ang huling balita ko ay nandoon na siya sa Amerika. Nasa kanyang pamilya. Pero alam niya nabuntis ka nun at siya ang ama. Hindi ko pinaalam sa kanya dahil ayaw ko makasira ng pamilya. Ayaw niyong makasira, ulit ni Riley. Pero may bunga na nga ang ginawa niyong kasalanan. Ako. Oo, alam ko anak, pero ayaw ko lang na ipaalam sa ama mo dahil magugulo lang ang kanilang pamilya. Tignan mo. Sabay tingin ni Lorena sa buong pagkatao ni Riley. Napalaki naman kita ng maayos ah. Hindi ko siya kailangan para mapalaki kita bilang mabuting tao. Pero kailangan ko siya, ma. Kailangan ko ng ama para magbigay sa akin ng direksyon sa buhay. Alam mo naman kung gaano kamiserable ang buhay ko noon, di ba? At biglang bumuhos ang mga luha ni Riley. Naalala niya na naman ang nangyari sa kanyang buhay noon nung hindi pa sila nagkakilala ni Jeff. Ma naman, bakit ganito? Bakit napakasaklap ng buhay ko? Anak,
Patawarin mo ako. Ako ang dapat sisihin kung bakit nagkaganyan ka noon. Sabay himas ni Lorena sa likod ng anak. Buti alam mo. At napatingin si Riley sa ina. Ikaw nga talaga ang dapat sisihin kung bakit nagkaganito ako. Tignan mo, si Kuya Rafael. Ipanamimigay mo lang siya sa kanila. Wala kang kwentang ina. Hindi totoo yan. Hindi mo alam ang totoong nangyari sa kuya mo at sa akin. Pagtanggol ni Lorena sa sarili. Kinuha sa akin ang kuya mo ng ina ni William. Ang sabi niya, wala daw akong karapatan sa anak ko dahil maruming babae ako. Baka madungisan pa ang pangalan ng kanilang pamilya. Nagsimula muling magkwento si Lorena sa tunay na nangyari sa kapatid ni Riley. Dinala nila sa China ang kuya mo para isanay. Isanay para saan? Para siya ang magiging tagapagmana ng mga yaman at mga negosyo ng mga di. Pero ano? Nung habang tumatanda at humihinog ang kanyang pag-iisip, napagtanto niya na hindi siya masaya sa ginagawa niya. Kaagad niyang kinausap ang lola niya at nagpaalam na umuwi na lang dito sa atin. Kaya sumama siya sa kanila pauwi dito. Kahit na maswerte pa rin siya, tinanggihan niya pa din ang alok ng lola niya. Oo anak, kasi alam niya hindi siya magiging masaya sa buhay niya kung walang pamilya na nagmamahal sa kanya. At tayo yun anak. Mabuti pa pala siya, hindi tanga na katulad mo. Riley. Bakit? Totoo naman eh, mabuti pa siya dahil pinaglaban niya tayo. Ang kanyang pamilya, panunumbat niya sa ina, ikaw, hindi mo siya pinaglaban, hindi mo kami pinaglaban na anak mo. Hindi mo ako naiintindihan. Bakit hindi? Ano pa ba ang gusto mong intindihin ko? Na mahirap magmahal ng mga lalaki, masasaktan ka lang. Iyak ni Lorena. Tignan mo ang ama ng kuya mo, hindi niya ako pinaglaban at pinagutan kahit nabuntis ako sa kanyang anak. Kasi nakatago pa din siya sa saya ng kanyang ina. At ang ama mo, may sarili ng pamilya bago niya ako mabuntis. Bakit ma, kasalanan ba namin yun? Sagot naman ni Riley, sige, sabihin na natin na may kasalanan sila. Pero sana naman, sinabi mo na lang sa akin ang totoo nung bata pa ako dahil nagmumukha na akong tanga dito. Hindi ko sinasadya, anak. Patawarin mo ako. Hindi sinasadya. Ang sabihin mo, makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi ang mga anak mo na totoong nagmamahal sa'yo. Malakas ang pagkasigaw ni Riley sa ina at napatayo na lang ito at umalis na naman ang dahil sa kanyang galit. Samantala ay umiiyak at nakaupo pa din si Lorena sa sofa na tila nagsisisi sa hindi niya pagsabi ng katotohanan sa anak noon. For more BL stories, don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell icon to get more updated for the upcoming chapters and stories. Nagulat si Jeff sa matandang babae na biglang sumulpot galing sa kusina. Siya na siguro ang mama ng tatay na nambugbog sa kanyang nanay Joyce. Thelma! Tawag nito sa katulong. Sino tuan pinapasak mo na to? Di ba ang sabi ko sa'yo na walang dapat na makakapasak? Panggagalaiti niya sa katulong na hindi masyado maiintindihan ang salita nito. Nagmamadaling bumaba ang katulong galing sa silid ni Jean sa itaas. Ay ma'am, sorry po, siya po si Riley, ang bisita ni Jean.
While the Akong Pakir Lam Kang visited Pa Siyang Pinaka Mama Halukang Apple. Sabay tingin niya kay Jeff at tumaas ang isang kilay niya. Tapat sininomo ang balingko. Sabay hila ng tenga ng katulong. Alam mo naman na may krimino na gamagalus laba. Baka mong kapusag. Ang tanga mo talaga. Aray po, ang sakit po ma'am. Tanging sambit ng katulong. Masakit ba? Wala akong pakialam. Hala, lumayas ka na sa paningin ko bago pakita masaktan muli. Tinitignan lang siya ni Jeff habang ginagawa niya iyon sa katulong. Bumalik sa kanya ang ginawa niya sa kanyang nanay na maraming pasa at sugat na natamo. Nang matapos ang panggugulpi niya sa katulong ay agad itong tumingin sa kanilang bisita. Pasensya na talaga. Ganyan lang kay Sisi Thelma. Mahina ang utak. Pero hindi pa rin sumasagot si Jeff at nakatingin lang sa katulong. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi pa kasi ako maroon yung magsalita ng lingwahe dito. May kwansi, sagot ni Jeff ng salitang inchi. Waman kayi jang putonghua. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil marunong magsalita ng kanilang lingwahe ang binata sa kanyang harapan. Wahan peifu. Ni hui shuo putonghua. 是的，我是半个中国人，我一半的血来自我的中国父亲。是这样吗？ 这就是为什么我对你感觉更好，我们一定会相处的。真的，好的。是的，我很高兴，因为我见过像你这样的人，我失去了压力。 为什么？你曾经是敌人吗？ 是的，这里有一个女人， 我昨天把她踢出去了，一个机会主义者， 他们是她的两个孩子。 如果你把我从你身边送走就好了， 他们只是我们社会的毒瘤。 这是真的， 但在送走妈妈之前， 我先打了他。 Pagtaas ng kilay ng matanda. 提醒他不要再踩了。 Doon uminit ang tenga at ulo ni Jeff sa matanda. Gusto niya na itong pagsalitaan ng hindi mabuti pero pinipigilan niya lang muna ang sarili. 我只是注意,你真的很喜欢伤害别人,你很暴力。 没有那么多。 我只在必要的时候受伤。Sagot niya sa sinabi ni Jeff. 可能我们都这样吧。这是我们人类的本能。事实上,毕竟只有当人们把我放在他们面前时,我才会伤害他们。Dugtong din kaagad ni Jeff sa kanya na parang pinapatamaan niya talaga ito. 这就像伤害了我的家人。 当涉及到我的家人时,我真的会报复。 Tila napahinto ang matandang babae sa sinabi ni Jeff sa kanya na may parang laman ang bawat salitang binibigkas ng kanyang kinakausap. H.O. T.N.D.O.W.D.G.R.N.W.Y.S.H.Y.Y.I.N. YUKSHDNRNMNSHOOSHANTIHUPIDYPSH 我们真的一样,对了,你是 光范 Sabay abot ng matanda ng kanyang kamay para kamayan si Jeff. Kaagad naman kinuha niya ang alok ng matanda. 是的,一模一样 你叫什么名字? 请来历。好名字。顺便说一句,来历,你跟我的孙子调情? 是的,
那就好。Abutin ang ngiti niya. 别担心，莱利，今后欢迎您加入这个大家庭。事实上，你现在是这个家庭的一员。Thanks for that warm welcome. But I'm not here for your spoiled little brat granddaughter. At itinulak niya ang malaking vase na nasa kanan niya. Nabasag ito mismo sa paanan ng matandang babae. Nagulat talaga siya sa ginawa at sa sinabi ng batang lalaki. Ni uchi, sigaw niya kay Jeff. Ni you shama zige cong Zhongguo da sui wo de hua ping? Hai you ni you shama zige wu ru wo sunzi? Zhe jiu shi ni he wo sunzi tiao qing de fang shi ma? Ni bu neng zai gen ta tiao qing le. Gun chu qu. Nanliligaw, nagpapatawa ka ba? Tawa ni Jeff sa sinabi ng bruhang babae. Wala akong plano na ligawan ng ganyang klaseng babae. Ni lai wo jia de mudi shi shenme? Andito ako para ipaalala ko sa iyo ang ginawa mo sa nanay ko. Shenme? Wo bu zhidao ni zai shuo shenme? Well, ako lang naman ang anak ng binugbog mo kahapon dito sa bahay mo. Natigilan ang bruhang babae dahil sa kanyang nalaman. Siya ba si Jeff? Ang tanong niya sa kanyang sarili. Ni si Chao Yi-si de erzi Jeff Li ma? Oo, wala nang ang iba. Soyi, dang ta gangsu wo ni ouda ni ren shi, ta shi dui de. 尤其是对老人，对你的祖母，这是同性恋，还是很粗鲁的。奶奶 ，Unit niya sa matanda. Sa tingin mo ba tatratuin kita na lola at igagalang bilang babae sa kabila ng ginawa mo sa nanay ko? Nagsimula ang pagtulo ng luha ni Jeff sa kanyang mga mata. Sinaktan mo siya at nasa ospital siya ngayon dahil sa ginawa mong pambubugbog sa kanya. At kung ano man ang mangyari sa nanay ko, kumanda kayong lahat. Lalong-lalo ka na. Panduduro niya sa matandang babae. Hinawakan niya ang daliri ni Jeff at piniga ng napakahigpit. May naramdaman si Jeff na sakit pero pinipigilan niya ito. Nagsimula na din uminit ang ulo ng babae sa kanya at parang namumula na ang buong mukha. 我不怕你的威胁，你只是个同性恋。如果你能让真欺负他，普维斯，改变我，因为无论你和你妈妈做什么，我都不会接受你进入这个家庭。Wala akong pakialam kung hindi mo ako matatanggap o ang pamilya ko. Masaya kami kahit wala kayo sa buhay namin. 真的？你怎么和你妈妈住在这里？ Bakit hindi mo itanong sa anak mo? Kinila ni Jeff ang kanyang hintuturo sa kamay ng bruhang babae at tuluyan ng umalis ng bahay. Dakong alas 10 na ng gabi, dumiretso si Riley sa isang club imbes na pumasok sa kanyang trabaho. Tinatamad siya kasi pumasok at parang hindi pa siya handa sa kanyang mga nalaman sa ina. Nakaupo lamang siya sa may cocktail bar habang pinapanood ang bartender sa ginagawa niyang flirting at umiinom ng isang bottle ng tequila. Hello! Bati ng maganda at sexing babae sa kanya. Sumulyap lamang si Riley sa kanya at numiti ito ng kaunti. Ang suklado mo naman. By the way, who's with you? Nothing. So pwede bang samahan kita? Hindi sumagot si Riley pero umupo pa rin ang babae sa tabi niya. Oo nga pala, I'm Cindy. Ikaw? Nathan? Sagot nito. Nice name. Bakit nga pala na mag-isa ka lang?
It's none of your business. Okay. Suplado mo talaga. But I like that. What do you want ba? Wala naman. Gusto lang kita samahan dahil mag-isa ka. Well, I don't need your company. Umalis ka na lang, miss. Ganon. Wala din akong kasama. Magsama na lang muna tayo ngayon. At bakit mag-isa ka lang? Wala naman. Sanay na siguro ako na mag-isa. Kasi nung bata pa ako, nagkahiwalay na ang mga magulang ko. Ang tiyahin ko na lang ang nag-aalaga sa akin nun. Unfortunately, namatay na siya. So, ako na lang talaga nag-aalaga ng sarili ko ngayon.